Mga ka-showbiz, may panibago na naman palang complaint laban sa kapamilya noon time show Night Showtime na ipinarating sa Movie and Television Review and Classification Board habang pinag-uusapan pa ang mga dati nilang violation. Nadagdagan ito ng issue ni Kim Chu. Nangyari raw ito sa tawag ng tanghalan segment noong August 2, 2023. Komento ni Kim sa isang contestant, "Ang ganda ng boses mo." Kaagad itong inireklamo ng ilang netizen sa MTRCB. Pero sa tingin naman, ay walang mali siyang pagkasabi ng kapamilya actress TV host. Malinaw naman kasing ang ibig sabihin ay vibrato o timbre ng boses. Pero may ilan pa raw nabanggit si Kim na pinag-uusapan ngayon ng MTRCB. May isa ring episode kung saan binanggit ni Kim ang maikling tawag ng short. Kaagad itong kinorek ni Jong Hilario at sinabing kwek-kwek shorts. Sinang-ayunan agad ito ni Kim ng oo, kwek-kwek shorts. Meron bang kwek-kwek shorts? Pero parang may pagkamali-mali itong si Kim. Kaya sabi nga ng ibang napagtanungan, parang innocent mistake lang ito ng actress TV host. Ayon sa pagtatanong-tanong, hindi pa rin daw tapos ang deliberation sa MTRCB. Wala pa tayo ngayong aasang statement mula sa naturang ahensya. Bago matapos ang linggong ito, posibleng maglabas na ang Movie and Television Review and Classification Board ng desisyon sa dalawang noontime show na ipinasumo nila noong nakaraang linggo. Naunang ipinatawag ang It's Showtime dahil sa paraang pagsimot ng dalawa ng icing cake sa harap ng mga bata sa segment na Isip Bata. Ayon kay MTRCB Chairperson Lala Soto Antonio, hindi lang ang kaso ni Vice at Ayon ang napag-uusapan, kundi pati ang iba pang nagawa o manong violation ng kapamilya noontime show na nai-complain sa kanila. Noong nakaraang Lunes, August 14, 2023 lang, ay nasumo naman ang IT dahil sa narinig na pagmumura ni Wally Bayola sa Sugod Mga Kapatid segment. Kaagad naman itong inihingi ng paumanhin ni Wally kinabukasan. May mga kumakalat na kwentong kakasuhan daw ng MTRCB ang It's Showtime, pero wala namang inilalabas na ganong statement ang naturang ahensya. Magkakaroon daw ng general meeting isa sa mga araw na ito para mapagdesisyonan kung papatawan ba ng parusa ang dalawang programang ito. Nilinaw pa ng ilan sa pag-uusap ito ng board na karamihan na ay mga abogado. Pero hindi sasali rito ang MTRCB chair. Marami raw silang i-consider na mga bagay bago nila ibaba ang kanilang desisyon. Hindi lang tiyak kung magkakaroon ng botohan dito, dahil hindi naman sinabi na kung ano ang proseso para ibaba ang kanilang magiging desisyon. Magbigay lamang po tayo ng komento at opinyon. At kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe. At pindutin mo na rin ang notification bell button para updated kayo sa mga showbiz balita. So that's it mga showbiz. Hanggang sa muli. Thanks for watching.